Limang magkakapatid sila ni siya, at ang kanyang mga magulang naman ay mga mangingisda lamang. Kaya talagang hindi kayang lahat ay mapag-aral ng sabay-sabay. Maswerte na nga sila kung makakapag-ulam na silang pamilya ng sardinas. Ma, wala na po tayong bigas, saad ni Nisha. Naku anak, wala pa ang tatay mo, nasa laot pa hanggang ngayon, saad naman ang kanyang ina. Paano yan ay? E di maglalaga na lamang po muna ako ng kamote at pati na rin ng saging para may makain po tayo ngayong tanghalian. Saad naman ni Nisha. Sige anak, pasensya ka na. Saad naman ang kanyang nanay. Mahirap lamang sila, kaya talagang pangarap ni Nisha ang makapagtapos ng pag-aaral. Pagiging guru din ang gusto niyang profesyon pagdating ng araw. Nasa high school na siya dahil siya ang panganay. Nako, hindi ka rin naman makakapagtapos, kaya bakit pumapasok ka pa? Tumulong ka na lang kaya sa mga magulang mo sa pangingisda at pagbibilad, saad ng kanilang kapitbahay. Hindi po mangyayari yan. Pipilitin ko pong makapagtapos ng pag-aaral para hindi lamang po kamote, saging at tirang isda ang makakain ng pamilya ko. Sagot niya sa mga pakialamerang kapitbahay nila. Masakit para sa kanya ang mga salitang naririnig sa paligid. Pero mas nagbibigay naman ito ng lakas ng loob sa kanya para mas lalo pa siyang mangarap. Pagdating sa eskwelahan, O Nisha, ito ang mga uniforme ng anak ko na pinaglumaan. Maliliit na rin kasi, kaya hindi na masuot. Sigurado ako na magkakasya pa yan sa'yo para naman may palitan ang uniforme mo, saad ng isang guro sa kanilang eskwelahan. Salamat po ma'am. Matutuwa po nito si nanay. Masayang pasasalamat ni Nisha sa guro. Nagsimula na rin ang kanilang klase. Pagka-uwian na nga, ay umangkat ng mga balot at penoy si Nisha para itinda bago umuwi sa kanilang bahay. Balot? Balot? Penoy? Penoy kayo dyan? Sigaw ni Nisha habang naglalakad sa kalsada. Neng, pabili ako ng 2 balot, saad ng babae. Eto po ma'am, 15 po ang isa, saad ni Nisha. Heto neng, napakasipag mo namang bata at di ka pa ata umuwi iha. Naka-uniforme ka pa eh, saad ng babae. Opo, bago po kasi ako umuwi ng bahay, ay nagtitinda po muna ako para may pambili kami kahit 1 kilong bigas lang po. Sagot naman ni Nisha sa babae. O siya, sana'y makaubos ka neng, mag-iingat ka ha, saad pa ng babae. Nagpatuloy sa pagtitinda si Nisha. Bandang 6 na nga ng gabi, ay nag-ingreso na siya ng kinita sa kinuhanan niya ng balon. Nako Aling Pepay, may natira pong 1 piraso, gagabihin na po kasi ako masyado, saad ni Nisha. Okay lang yan Nisha, nakarami ka pa rin naman. O eto ang kaparte mo, 80 piso yan, saad ni Aling Pepay. Nako salamat po, mauna na po ako sa inyo, saad naman ni Nisha. Kaagad namang umuwi si Nisha na may dalang 1 kilong bigas. Nay, eto po yung 1 kilong bigas, saad ni Nisha. Naku maraming salamat anak, nakabili na rin ang tatay mo ng 5 kilong bigas, nariyan na at nagpapahinga ang tatay mo, saad naman ang nanay niya. Mano po itay, kamusta po kayo? Gusto niyo po bang masahihin ko ang likod niyo? Tanong ni Nisha. Ay mainam nga naman anak, maraming salamat ha, sagot nito sa kanya. Sige po itay, mamaya po pagkahapunan natin, sagot naman ni Nisha. Masayang kumain ng mag-anak na iyon dahil kakagaling lang ng kanilang tatay sa palaot. Kaya may uwi itong 3 lata ng sardinas at 5 kilong bigas. Pakaramdam nilang magkakapatid ay kumakain na sila ng manok. Tay, dito po ba sa taas? Tanong naman ni Nisha. Oo anak, yan. Ang sarap naman anak. Masakit kasi talaga ang likod ko dahil sa pangingisda anak. Sagot naman ang tatay niya. Huwag po kayong mag-alala tatay. Kapag masakit po, ay sabihin nyo lang po at imamasahay ko po. Saad ni Nisha. Salamat talaga anak ha. Eh kamusta naman pala ang pag-aaral mo? Tanong nito sa kanya. Okay naman po itay. Matataas po ang grades ko. 1 taon na lamang po ay gagraduate na po ako ng high school tay. Masayang sabi ni Nisha. Oh anak, dapat kahit isa sa ating pamilya
ay makapagtapos ng pag-aaral. Huwag mo na lang pansinin ang sinasabi ng ibang tao, lalo na ng mga kapitbahay natin. Kasi masasakit talaga silang magsalita eh. Hindi natin hawak ang pag-iisip nila. Paliwanag ng tatay niya. Opo, itay, mas lalo ko pong ipapakita na nagpupusigi po ako sa pag-aaral. Sad naman ni Nisha. Kinabukasan nga, ay kailangan na ulit umalis ng kanyang tatay para ito ay mangista. 3 araw pa ulit bago ito bumalik. Nay, pasok na po ako. Magtitinda na lamang po ulit ako mamaya ng balot para naman ay makabili tayo ng kahit papanong bigas. Paalam ni Nisha sa kanyang ina. Sige anak, mag-iingat ka ha. Ang kanin mo, binaon mo na ba? Sad naman ang nanay niya. Opo nay, nasa bag ko na po. Siya nga pala nay, may mga pinaglumaan pong uniforme na binigay sa akin ng guro. Nariyan po sa bag na dala ko kahapon. Tingnan nyo na lamang po. Sad nito. Sige anak, ako na ang bahala. Sagot naman ang nanay niya. Nakapasok na nga sa eskwelahan si Nisha. Pinagtitiisan niya na rin ang kanyang bag na may kalumaan na at nakailang tahi na ang kanyang nanay. Good morning, ma'am. Bati ni Nisha. Good morning din, Nisha. Bati sa kanya ng guro. Umupo na nga sa kanyang upuan si Nisha at handa ng makinig ng leksyon. Ngayon, class, gusto kong isa-isa kayong tumayo sa unahan para banggitin ang mga pangarap nyo at bakit ito. Sad ng kanilang guro. Isa-isa ngang tumayo ang mga estudyante. Ang iba ay gustong magpulis at ang iba naman ay doktor at abogado. Habang si Nisha naman ay ang pagiging guro ang kanyang pinapangarap. Paglaki ko, gusto kong maging isang magaling na guro. Gusto kong magturo sa mga batang kapuspalad sa buhay na nangangarap na balang araw ay matatamo nila ang kanilang mga pangarap tulad ng buhay ko. Mahirap kami pero patuloy akong mangangarap upang sa gayon ay mabago ko ang buhay namin. Masayang sagot ni Nisha. Dahil doon ay nagpalakpakan ang kanyang mga kaklase at guro. Mahusay Nisha, nakakatuwa dahil gusto mo rin palang maging guro tulad ko. Sad ng kanyang guro. Salamat po ma'am, sagot naman ni Nisha. Pagdating nga ng uwian, ay kaagad na dumiretso si Nisha sa balutan. Aling Pepay, magtitinda po ulit ako ngayon ng balot, sad niya sa matanda. O sige Neng, teka, bibilangin ko muna ha, sagot naman ang matanda. Nagtinda na ulit siya habang sumisigaw ng balot at penoy. Marami naman ang bumili sa kanya ngayong araw, hindi katulad noong una. Nakaubos ng balot at penoy si Nisha. Aling Pepay, nakaubos po ako ngayon, masayang sabi ni Nisha. Nako, oo nga iha, malaki-laki ang tutubuin mo ngayon, sad ng matanda. O heto ang 130 piso, sad ni Aling Pepay. Nako, maraming salamat po Aling Pepay, pambili na namin po ito ng 2 kilong bigas ngayon, sad ni Nisha. Kaagad namang bumili ng bigas at masayang naglakad pa uwi si Nisha. Pagdating sa bahay, ay agad siyang sinulubong ng kanyang nanay. Nay, eto po ang 2 kilong bigas. Nakaubos po kasi ako ng balot at penoy ngayon. Masayang balita ni Nisha. Aba, maganda yan anak. At ilang araw din kanin ang makakain natin at hindi balinghoy. Natatawang sagot ng kanyang nanay. Opo nay, kahit walang ulam, basta may kanin po. Sagot naman ni Nisha. Masayang kumain ng mag-anak. Ang inulam naman nila ay bagoong isda na gawa ng kanilang nanay. Sarap na sarap ang mag-anak sa simpleng makakakain sila ng kanin sa araw-araw. Hindi rin nagtagal ay nakagraduate na ng high school si Nisha. Bagay na sobrang ikinasaya ng kanyang mga magulang. Anak, proud na proud kami sa'yo. Ang galing-galing mo. Sad ng kanyang nanay at tatay. Nahitay, lahat po iyon ay para sa inyo. Kayo po ang lakas at kahinaan ko. Huwag po kayong mag-alala. Magiging isang mahusay na guro po ako balang araw. Sad niya. O anak, mangyayari din yan pagdating ng tamang panahon. Sagot naman ang kanyang nanay. O siya, kumain na po tayo. Baka magkaayakan pa po tayo eh. Sad naman ni Nisha. May ilang kapitbahay rin ang nagpunta sa kanilang maliit na bahay. Tanging pansit at tinapay lang naman ang nakayanan ng kanyang mga magulang na ihanda.
Pinaghandaan pa nga ito ng ilang buwan ng kanyang tatay, kaya't lubos-lubos ang kanyang pasasalamat sa kanyang magulang. Inay, tay, salamat po. Kahit wala talaga tayong pera, ay pinag-ipunan niyo po talaga ang handa sa araw na ito. Saad niya habang naiiyak. Anak, ano ka ba? Alam naming mahalaga sa iyo ang araw na to. Saka, minsan lang naman tayo magpansit, anak. Halos ngayon nga lang. Alam mo namang talagang tipid tayo. Saad ng kanyang ina. Huwag po kayong mag-alala, tay, nay. Pangako po, magiging isang guro ako at magkakaroon tayo ng malaking bahay. Makakapag-ulam rin tayo ng baboy at manok pagdating ng araw. Saad niya. Nagkaya ka pa ng pamilya at puno siya ng saya. Kagad namang nag-enroll ng kolehiyo malapit lang rin sa lugar nila si Nisha. Nay, mag-enroll na po ako. Susubukan ko rin pong humanap ng scholarship si school. Paalam ni Nisha. Sige anak, mag-iingat ka ha. Wala na ang tatay mo. Maaga nang pumalaot para mangisda. Saad ng kanyang nanay. Sige po nay, mauna na po ako. Nagsayang na rin po ako. Saad ni Nisha. Naglakad na lamang papuntang eskwelahan si Nisha. Dahil ito na rin ang pinakamalapit na paaralan para sa lugar nila. Pagdating sa entrance ng paaralan, good morning po, mag-enroll po, saad niya sa guard. Kumpleto na ba ang mga requirements mo, iha? Card, good moral, saka form 137, tanong ng guard sa kanya. Opo, kuya guard, nandito na po lahat at napapotocopy ko na rin po, sagot naman niya sa guard. Sige, iha, diretso ka lang bago unang window. Kuha ka ng form at sa pangalawang window mo naman ipapasa ang requirements mo, iha. Paliwanag ng guard. Sige po, salamat po kuya guard. Sagot naman niya. Dumiretso na nga si Nisha sa university registrar. Kaagad namang binigyan siya ng form para sa admission at kaagad na rin niyang ipinasa ang kanyang mga requirements. Ma'am, eto na po ang lahat ng requirements ko po. Saad ni Nisha. Sige, akin na neng. Sagot naman kay Nisha. Ah ma'am, magtatanong na rin po pala ako kung saan po pwedeng mag-apply ng scholarship? Tanong ni Nisha. Marami naman scholarship dito, neng. Kung mataas-taas naman ang average mo, sa full academic ka mag-apply para mas malaki ang scholarship. Saad ng staff ng school. Sige po ma'am, ano-ano po ba ang requirements para sa full academic scholarship? Tanong pa ni Nisha. Eto neng, photocopy ng card, saka bibigyan na rin kita ng form sa scholarship. Pagkatapos mong fill upan, ay pasa mo na kaagad para ma-process na rin kaagad. Marami kasi kayong mag-a-apply kaya dapat ay agahan mo ang pagpasa. Saad pa ng staff. Sige po ma'am, salamat po. Ipapasa ko na rin po kaagad sa window 3 to. Pasasalamat pa ni Nisha. Masayang nag-fill up ng form si Nisha. Kiyat kaagad na natapos at naipasa niya kaagad sa window 3. Magandang araw po. Magpapasa po ako ng form para sa scholarship po. Saad ni Nisha. Sige ineng, patingin ako kung kumpleto na ang requirements mo. Saad ng staff. Habang tinitignan ng staff ang requirements, okay na to neng. Sige, maghintay ka na lang ng post ng list of name dyan sa may billboard bago magsimula ang klase. Saad ng staff. Okay po ma'am, maraming maraming salamat po. Sagot naman ni Nisha. Masayang naglakad pa uwi si Nisha dahil maganda ang balita niya sa kanyang mga magulang. Habang naglalakad, ay nakita niya sa daan ang kanilang mga kapitbahay. O Nisha, saan ka nang galing at mukhang masayang masaya tayo ah? Saad ng kapitbahay. Ah, sa school po, nag-enroll po ako sa kolehiyo. Sagot naman ni Nisha. Naku, ba't nag-enroll ka pa eh paniguradong hindi naman makakayanan ng mga magulang mo yan? Ang laki-laki na nga ng utang niyo sa tindahan ngayon eh. Mag-aaral ka pa talaga? Saad ng kanilang kapitbahay. Ano po bang pakialam nyo? Buhay po namin ito. Wala po kayong pakialam. Sagot agad niya. Dahil talagang hindi na niya kinaya ang salitang sinasabi ng kanilang kapitbahay. Ha? Pakialam? Ang akin lang, huwag ka nang magsasayang ng pera. Alam naman natin na mas mahirap pa kayo sa daga. Ano yan? Kung dati ay balot at penoy ang tinitinda mo, eh ano naman kaya ngayong kolehiyo na? Tanong ng kanilang kapitbahay. Kahit ano pa po ang itinda ko, ay gagawin ko para makapagtapos ng pag-aaral at maging guro. Wala na po kayo doon. Sagot pa ni Nisha. Ay nako, titignan na lang natin ang mga susunod na araw.
Natatawa na lang ako sa iyo eh. Tumatawa pa ito bago lisanin ang kinakatayuan ni Nisha. Naglakad na rin pauwi sa bahay nila si Nisha. O anak, nandiyan ka na pala. Bakit naman nakasimangot ang mukha mo? Tanong ng kanyang nanay. Paano ba naman ho kasi? Nakasalubong ko ho sa daan ang kapitbahay natin. Alam niyo po ba? Ang sabi niya sa akin ay dapat hindi na raw po ako nag-enroll dahil mas mahirap pa raw tayo sa daga at hindi rin naman daw po ako makakapagtapos. Sad ni Nisha sa kanyang ina. Anak, hayaan mo na. Dapat ay sanay ka na sa mga tao rito. Ganyan naman talaga sila. Nauuna munang humusga bago maniwala. Ipakita mo na lang sa kanila na nagkakamali sila sa'yo. Sad pa ng kanyang ina. Bigla namang bumalik ang saya ni Nisha. Oo nga pala nay, nag-apply na rin po ako ng full academic scholarship para 100% po talaga na wala tayong babayaran sa school. Sad ni Nisha. Naho, maganda nga yan anak. Sana naman ay makasali ka sa mabibigyan ng pagkakataon. Bawas isipin din ang tuition mo. Alam mo naman, bago-bago pa lang na umuusad ang pangingisda ng tatay mo ngayon. Sad pa ng kanyang nanay. Sige po nay, pahinga lang po ako ha. Ako na po ang magtitiklop mamaya ng mga sinampay nyo. Sad at paalam niya sa kanyang ina. Sige anak, magpahinga ka muna. Sad ng kanyang ina. Kaagad namang pumasok ng kanilang kwarto si Nisha upang siya ay magpahinga na. Sa kabilang banda naman ay talagang napaisip ang nanay ni Nisha dahil paniguradong marami-rami rin ang gagastusin sa kolehiyo. Kahit nagpa siya na muna siyang patigilin ang iba niyang mga anak upang hayaan na munang makapagtapos ng pag-aaral ang panganay niya. Hihintay na lamang ng kanyang nanay na makauwi ang kanyang tatay para mapag-usapan ang isang malaking desisyon na iyon. Isang buwan bago ang pasukan ay muling bumalik si Nisha sa universidad para tignan ang paskil sa billboard ng school kung nandoon ang kanyang pangalan. Papunta ng eskwelahan si Nisha. Tinanong siya ng guard, saan po tayo? Saad nito, Kuya Guard, titingnan ko lamang po ang list of names sa scholarship. Nag-apply po kasi ako. Sagot naman ni Nisha. Ah, ganun ba? Sige iha, pumasok ka na. Sagot naman ng guard. Kaagad naman niyang binilisan ang paglalakad patungo sa billboard na malapit sa college registrar. Tinignan niya ang mga pangalan na nakalista roon. Nako, wala rito. Tignan ko nga sa second page. Nako, wala pa rin. Teka, sa pangatlong page kaya? Sad niya. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang pangalan niya sa ikatlong page ng list of name. Sobrang saya niya at napatulon pa nga siya. Kitang-kita ito ng iba pang tumitingin sa listahan. Paglabas ng universidad ay hindi magkahumayaw ang galak at saya ni Nisha. Talagang patakbo na nga ang lakad niya pauwi ng kanilang bahay. Nay! Nay, may magandang balita po ako sa inyo. Sad niya, habang hinahanap kung nasaan ang kanyang nanay. O ano ba yun anak? At malayo ko pa lang ay sumisigaw ka na. Natutulog kasi ang tatay mo. Hinaan mo ng kaunti ang boses mo. Sad ng kanyang nanay. Nay, nakapasok po ako sa full academic scholarship. Sad niya. Gulat na gulat ang nanay niya at napasigaw na rin ito. Ano anak? Talaga ba? Nako, napakagaling mo anak. Talagang proud na proud kami sa'yo. Sad ng kanyang nanay na puno ng saya. Kaagad na rin nagising ang tatay niya dahil sa lakas ng boses nilang mag-ina. Ano ba ang ingay niyo? Ano bang meron? Tanong agad ng kanyang tatay. Tay, nakapasa po ako sa full academic scholarship. Ibig sabihin po, wala po akong babayaran sa school. Masayang balita niya sa kanyang tatay. Talaga anak? Wow, ang galing-galing mo. Manang-mana ka talaga sa akin. Unang hakbang mo na ito anak, kaya pag-iihan mo pang mabuti ha. Sad naman ng kanyang tatay na talagang napakasaya ng mga oras na iyon. Opo tay, pag-iigihan ko pa po, hindi ko po sasayangin ang pagkakataon. Sagot naman ni Nisha. Siya nga pala anak, may nais akong sabihin sa inyo ng tatay mo. Sad ng kanyang nanay. Ano po yun ay? Parang napakahalaga naman. Tanong ni Nisha. Upang mas matustusan ka namin sa pag-aaral, titigil na muna ang mga kapatid mo sa pag-aaral. 4 na taon lang naman. Pagkatapos mo, ay babalik na ulit sila sa pag-aaral. Sad ng kanyang nanay. Naisip ko na rin yan anak, kasi talagang hindi namin kayang pagsabay-sabayin kayong magkakapatid
Dahil ikaw naman ang nasa kolehiyo na, dapat ay mapagtuunan ka ng pangtustos talaga anak, paliwanag ng kanyang tatay. Kung wala na po talagang ibang paraan nay at tay, wala naman po akong magagawa. Huwag po kayong mag-alala. Makatapos lang ako ay tutulungan ko po talaga kayo. Sobra-sobra na po ang ibinibigay niyong suporta sa akin. Hindi po kayo katulad ng iba dyan na pinatitigil na ang anak nila para lang magtrabaho na rin. Sad ni Nisha. Anak Nisha, suportado ka namin ng tatay mo simula umpisa at hanggang ngayon sa bagong simula mo bilang kolehiyo na. Sad pa ng kanyang nanay. Sobrang ikinalulungkot ni Nisha na kailangan pa ng mga kapatid niya na tumigil sa pag-aaral. Kaya't wala siyang sinayang na araw at oras at talagang ginalingan niya at ibinigay niya ang lahat para sa pag-aaral sa kolehiyo. Sa una ay nahirapang mag-adjust si Nisha dahil wala naman itong kakilala sa campus. Nang isang araw ay, "Dito ka rin ba sa EDUC?" tanong ng isang babae kay Nisha. "Ah, oo, dito rin ako," sagot naman ni Nisha. "Ah, buti naman, finally may nakita na akong SIM ko ng department. Kanina pa kasi ako naghahanap eh. By the way, I'm Nina," sad ng babae. "Ako nga pala si Nisha," sad naman ni Nisha. "Nice to meet you, Nisha," sagot pa ni Nina. "Sa'yo din, Nina," sagot naman ni Nisha. "Tara na, pumasok na tayo sa room. Baka nagsisimula na ang klase," yaya naman ni Nina. Unang araw ng kanilang pasok sa koleyo, mabuti na lamang ay may nakilala ka agad si Nisha. Kaya't hindi na rin siya gaanong nahihiya sa iba pang klase. Mabait si Nina sa pakiwari ni Nisha. "Tara, kumain na tayo. Lunch break na," sad ni Nina. "May baon naman akong kanin sa kanilagang itlog. Dito na lang ako kakain," sad naman ni Nisha. "Ano ka ba? Samahan mo ko. Dito na tayo kakain," sagot ni Nina. Pumunta na nga sila sa kantin. Bumili ng ulam at kanin si Nina. Nagtaka naman si Nisha dahil dalawang ulam ang binili nito at umorder pa ng dalawang fries. "Tara na sa room," yaya naman ni Nina. "Eto Nisha, sa'yo ang isang ulam at isang fries," habang ibinibigay ni Nina. "Hala, hindi na. Nag-abala ka pa. Baka wala ka ng pera," sagot ni Nisha. "Ano ka ba? Wala pa naman sa sikweta yan. Saka may allowance naman akong bigay ni daddy ko," sad ni Nina. "Sana all may allowance," sagot ni Nisha. "Bakit? Wala ka bang allowance?" tanong ni Nina. "Wala akong ganyan. Tanging pagbabaon lang ng kanin at ulam at nilalakad ko lang papasok at pauwi sa bahay. Mahirap lang naman kasi kami, Nina," sagot pa ni Nisha. "Talaga ba? Naku, pasensya ka na. Kaya pala ganoon lang ang tingin mo sa akin kanina nang marami akong binili. Huwag ka nang mag-alala, Nisha. Dahil ikaw ang una kong nakilala dito, ikaw na rin ang best friend ko ngayon," masayang sabi ni Nina. "Salamat dito sa ulam at fries, ha. Ngayon lang ako makakatikim nito. Madalas kasi nakamote at balinghoy lang ang ginagawa kong fries," sagot naman ni Nisha. "You're welcome. Wala yan. Hayaan mo bukas dadalhan kita ng 1 kilo ng fries para naman makatikim rin ang mga kapatid mo," sad ni Nina. "Naku, wag na, Nina. Nakakahiya naman. Okay na yan," sagot ni Nisha. "Ano ka ba? Hindi ka naman nang hihingi. Kusa ko itong binibigay sa'yo. Wala yon," sagot naman ni Nina. Mabait ang pamilya nila Nina. Mahilig silang tumulong sa mga charity, lalo na sa mga bahay ampunan. "O paano? Bukas na lang ulit tayo, Nisha. Mauna na ako. Andiyan na kasi ang sundo ko eh," paalam ni Nina. "Sige, mag-iingat ka, Nina," sagot naman ni Nisha. Masayang umuwi si Nisha dahil may maganda na naman siyang kwento sa kanyang nanay. "Nay, maganda po ang unang araw ko sa kolehiyo ko. May nakilala po akong babae na Nina ang pangalan. Magaan po ang loob ko sa kanya, Nay. Delivery pa nga po niya ako ng ulam at fries. Kaya ito po, binawasan ko lang po ng sabaw itong minudo. May ulam pa po natin mamaya ito," sad ni Nisha. "Aba, oo nga anak ha. Kakakilala mo pa lang pero inilibre ka na kaagad. Mukhang mabait nga anak," sagot ng kanyang nanay. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at maging taon. Dahil huling taon na ni Nisha sa kolehiyo. 4th year college na siya sa nursing education. Ganon rin ang kanyang best friend na si Nina. "Beshi, last year na natin sa campus," sad ni Nisha. "Oo nga, Beshi eh.
Parang noon ay kakakilala lang natin. Ngayon eto na, huling taon na natin dito. Excited na akong magturo. Sad ni Nina. Naku, sinabi mo pa, ako rin ay excited na. Lalo na ang makapagtrabaho, nang makatulong na ako kila nanay at tatay at makabalik ulit sa eskwela ang aking mga kapatid. Sad ni Nisha. Huwag kang mag-alala, Beshi. Kaunti na lang ay darating ka rin dyan. Sad naman ni Nina. Halos hindi magkanda humayaw ang saya ni Nisha dahil kasali sila ni Nina sa mga magtatapos ng cum laude. Plano rin nilang mag-exam na kaagad after ng kanilang graduation para sa LTT. Naitay, sa isang linggo na po pala ang graduation ko. Gusto ko po ay nandun kayo ng mga kapatid ko. Sad ni Nisha. Oo naman anak, huwag kang mag-alala. Nandun kami, kumpleto ang pamilya. Excited na nga itong nanay mo eh. Sad ng kanyang tatay, na noon ay kakauwi lang galing sa pangingisda. O putay, dapat ay kumpleto po tayo. Mahalagang araw ito ng buhay ko. Makakatulong na rin po ako sa inyo ni nanay. Sad niya. Dumating na nga ang araw ng kanilang pagtatapos. Congrats, Beshi! Finally, eto na tayo. Tapos na tayo sa pag-aaral. Masayang bati ni Nina. Oho, Beshi, congrats din ha. Sagot naman ni Nisha. Hi po, tito at tita. Bati naman ni Nina sa mga magulang ni Nisha. Hello, Iha. Congrats sa inyo ha. Sagot ng kanyang tatay. Thank you po. Sagot ni Nina. Tanging mga tita lang kasi ni Nina ang umaten sa araw ng pagtatapos niya. Kaya matapos ang graduation, ay nagpa siya itong sa bahay na nila Nisha mag-celebrate. Pagkatapos ng araw na iyon, ay kaagad ring nag-fill up ng form silang dalawa upang kaagad na makapag-exam sa darating na licensure exam. Nang makapag-exam na sila, ay naghihintay na lamang sila ng resulta nito. Nahunay at ay, sana po pumasa ako. Para makapagturo na po ako sa public. Malaki-laki po ang sahod doon. Sad naman ni Nisha. Makakapasok ka niyan anak. Tiwala lang. Sad naman ang nanay niya. Nagulat sila nang tumigil ang isang sasakyan sa harapan ng bahay nila. At ibinaba nito si Nina. O Beshi, napasyal ka. Bati ni Nisha. Beshi, ibabalita ako sa'yo na pumasa tayo. Kagabi pa naglabas ng list of name. Masayang balita ni Nina. Talaga ba? Naku na itay, LPT na po ako. Saad niya sa kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos noon, ay kaagad nang nag-apply ng trabaho si Nisha. Hindi naman siya nabigo dahil malakas ang loob niya. Habang si Nina naman, ay nasa abroad na kasama ang kanyang mami. Nay, pasok na po ako sa trabaho. Sa unang sahod ko po, ay bibigay ko po sa inyo. Sad ni Nisha. Anak, maraming salamat ha. Ito palang mga kapatid mo, sasabay na lang raw sa iyo pagpasok. Sad ng nanay niya. Sige nay, alis na po kami. Sad ni Nisha. Habang naglalakad patungong eskwelahan, ay nakasalubong niya ang kapitbahay nila na walang ginawa noon kung hindi ang maliitin at husgahan sila. Nisha, congrats. Graduate ka na pala at may lisensya na rin sa pagtuturo. Sad nito. Salamat. Sagot niya, sabay alis na rin. Sa unang sahod niya bilang guro, ginamit nila ang pera para makapagpatayo ng maliit na sari-sari store sa bahay nila. At ang tatay naman niya ay tumigil na sa pangingisda dahil panay na ang pananakit ng likod nito. Anak, salamat sa pampuhunan na, saka sa ekstrang pera pa para pang gastos. Sad ng nanay niya. Nay, wala po yan. Kulang pa po yan. Hayaan niyo po sa sunod na sahod ko ay bibili naman tayo ng bangka. Napaparentahan natin para doble po ang pinagkakitaan niyo ni tatay. Sad niya. Masasabi na ni Nisha na ibang iba na ang buhay nila ngayon kaysa noon. Dahil ngayon ay malaya nilang kinakain ng anumang nais nila. Bumibili ng mga bagay na hindi na pinag-iipunan pa dahil may extra na silang pera. Hindi na rin nahihirapan ang nanay at tatay niya dahil lumaki pa ang tindahan at naging grocery store na ito. At meron na silang 10 bangka na kanila namang pinaparentahan. Tunay nga, na kapag tayo ay nagsumikap sa buhay, ay talaga namang meron tayong mararating. Sa tamang oras, sa tamang panahon, at sa tamang pagkakataon.